Hello, hello sa mga nagbabalak dyan magkaroon ng puppy, lalo na Shih Tzu, or mga ganitong maliliit na breeds na nakakatuwa. So, ito nga pala si Loki, kaka 3 months lang niya. Sabi, rant size daw to, kaya napakaliit niya talaga. So, for today, mag-share ako sa inyo kung paano nga ba mag-alaga ng Shih Tzu. And ano nga ba yung mga kailangan na bilihin natin bago pa sila dumating. Siyempre, parang mga babies din yan na kailangan ready ka kapag dumating sila. Dapat meron na silang nakakain at magagamit ng mga essential needs nila. So, unang-una, kailangan natin magkaroon ng dog food. Siyempre, pagdating yan, magugutom yan. And siyempre, bibilihin natin kung ano yung nakasanayan nila kasi minsan hindi nila kakainin yung kung ano yung ibigay mo sa kanila na dog food. So, syempre, tatanong natin yan doon sa dati nilang pinanggalingan. So, next is yung food bowl. Syempre, kailangan may lagayan pagkakain. So, bilhin na rin natin yung kusa na siyang nagde-dispense, yung may katabi na siyang inuman para refill na lang ng refill yung kanilang water bowl. Kasi inom ng inom pag mga ganitong baby pa. Ito nakuha ko kasi ito mga 2 months pa lang siya. Mas mahilig siyang uminom. Kasi syempre nahiwalay sa mama dog. Talagang sobrang gusto niya uminom ng uminom. And naghahanap din siya ng milk. So mahalaga na bumili din tayo ng pet milk, like yung Cozy, pwede rin yung mga goat's milk, or yung mga gatas ng baby na low lactose. Basta low lactose yung bibilihin natin kasi yung mga ganito, aso, pusa, mga lactose intolerant sila. So, next is vitamins. So, syempre, kailangan may vitamins. Araw-araw yan. And tatanong natin yung dosage dun sa vet para mas sure tayo, diba, na kung ano yung dapat sa kanila, depende sa age nila, depende sa weight nila. So, ito, ganito yung vitamins niya, LCVit. So, nagtanong kami sa vet nung pagbibigay ng dosage sa kanya. So, syempre, next is pee pads. Kailangan meron sila noon kasi ako, ayoko talaga ng kinikage yung mga pets. Meron kaming mga Persian cats, kawala lang din sila dito sa buong bahay. May mga screen naman. May screen yung window, may screen yung door. So, okay lang na nandito sila paligid. Tsaka, in-ensure ko naman laging malinis yung lapag, laging malinis yung bahay. Wala silang machuchu na mga madudumi o malulunok na anything na bawal. So, yun. I-make sure na lang natin na ganun. So, ako nagbibili ako ng ganitong pee pads para natitrain sila as early as possible na doon sila dudumi, tsaka magwiwiwi. So, si Loki, nakakatuwa kasi talagang una pansin ko, nung dumating siya, gusto niya sa mga basahan siya iihi, tsaka dudumi. So, nag-come up ako na bumili na lang ng mga pee pads. And kapag nilalabas namin siya sa bakuran, dumudumi din siya doon. Minsan nga, umiiyak pa yan para pag gusto niyang dumumi sa labas, nagpapalabas siya. So, yun. Next naman, ear care, ear mite, eye care, yung mga solution na ganun. Para iwas ear infection, kailangan nalilinis din natin siya. Hindi lang puro ligo, ganun. Siyempre, kailangan din na nalilinis yung ears. So, kasi minsan nagkakaroon sila ng ear mites or nahahawa sa ibang pets, hindi din natin masabi, diba? And then, eye care, kasi diba malalaki yung eyes nila. Usually, nagbibuild up sila ng mga muta-muta, ang bilis nilang magkaganon. So, kailangan meron tayo yan. So, Bioline yung binibili kong brand. Yan. Tapos, bibiliin tayo syempre ng pet dry shampoo. Bukod dun sa liquid shampoo na ginagamit natin na pampaligo sa kanila. Syempre, kailangan papaliguan din natin sila, lalo na pag nag-aamoy na. Ito naman si Loki, hindi siya bumabaho kasi talagang alaga-alaga namin yan. And dito lang talaga siya, purely indoor siya. So, meron din ako sa mga no-ligo days, lalo na kapag kakabakuna lang niya, bawal maligo ng 5 days. Ginagamitan ko siya ng dry shampoo. Ayan. Yung dry shampoo niya kasi is parang powder siya na pero irarab mo siya ng husto sa buong ano hanggang pumunta sa balat niya para nalilinis siya.
Yes, baby. Ito nga pa yung anak ko. Nagkaroon kami ng puppy kasi gusto nila ng puppy. Nahilig sila kasi kalaro nila. So, ayun, pasensya na kayo sa ingay niya. Quiet, baby. So, next is, gumagamit din kami ng pet cologne. Deodorizing din siya. Tsaka, ang laking help niya. Grabe, amoy stuff to. Ilang parang amoy dal lang sila na ang bango-bango kapag in-sprayan mo nun. And nirarab lang namin na kinakalat lang namin mabuti sa fur nila. Ayun. So, gumagamit din ako ng Nature's Advance na pang-spray sa fur nila. Actually, nakalagay doon mga every 2 weeks. Pero kasi pag lumalabas siya sa bakuran, pinapadumi namin doon kung minsan or nakikipag-play sa mga anak ko doon sa bakuran, na-sprayan ko siya noon. Para laking tulong doon para hindi siya kapitan ng mga kuto, lalo na may mga stray cats minsan na pumupunta sa bakuran, para hindi siya kapitan. Kasi sobrang effective talaga noon. And hindi siya nakakalason sa mga pets. So, natural lang talaga siya. Tapos, syempre, mahalaga din ang male clipper. Kasi sila rin yung magsisuffer kapag hindi sila sanay magpagupit. Dapat, habang bata pa, tinitrim na natin. Siya nasasanay na sila na natitrim natin yung kanilang mga nails. Kasi pag sobrang haba yun, may hirapan na sila, madudulas-dulas na sila, at masasaktan yung mga paws nila. So, next is toys. Dapat may mga toys sila, mga mini-mini like stop toys or yung mga tumutunog-tunog. Mahalagang meron sila noon kasi kung hindi, magngangat-ngat talaga sila ng mga gusto nilang ngat-ngatin sa bahay. So, mahalaga yun kasi mahilig talaga sila doon. I-try nyo yan. Bilihan sila ng sariling toys. Yun yung talagang lalaroin nila. So, diba, Loki? Tapos, kailangan din yung vaccinations. Diba sabi ko nga para silang baby. Para talaga silang baby. Kasi sobrang gastos ng kanilang vaccinations. Pero mahalaga kasi yun. Kasi part sila ng family. So para malayo sila sa sakit. At syempre, lalo na pag may kids tayo. Para syempre, minsan pag nagkakasakit yung aso, pwede rin matransmit sa tao. Yung mga ganun ba. So, kahit mabigat sa bulsa, kompleta, kompletuhan natin. So, kailangan meron sila ng 5-in-1, or 6-in-1, or 7-in-1, kennel cuff, anti-rabies. So, yun, mga tanong niya lang sa mga vet nyo kung ilan yung preferred nila na ibigay. Kasi iba-iba sila. Iba 5-in-1, 3 times. Yung iba 5-in-1, 4 times. Yung iba ginagawang 2 times sa 5-in-1, 2 times sa 6-in-1, 2 times sa 7-in-1. Tapos hindi na nagko-kennel cuff pag ganun. Tapos isang anti-rabies. Tapos yearly na yun renew. Tag-iisa na lang. So yun, mahalaga yun. Kahit mabigat sa bulsa, at least ma-ensure natin na healthy sila. At malayo sa mga virus. So, yun lang. And, nalimutan ko pala. Siyempre, pag mga ganitong breed, mga clingy yan. Sobrang gusto nila ng attention, gusto nila ng love. Dapat meron kang nilalaan na oras sa kanila talaga, playtime, ganyan. Kaya minsan nilalabas talaga namin sila sa bakuran para magtakbo-takbo, maglaro. Sorry sa paan ng anak ko. Nakikipaglaro din siya sa mga Persian cats namin. Ang kagandahan sa mga Persian cats namin, hindi talaga siya pinapatulan. Napakabait talaga nila kay Loki. Ito na nga lang yung pinakapilyo kasi nananabunot siya. Di ba mahaba yung fur nun? Nananabunot talaga siya. Ang kulit-kulit ang aming bunso. Siya yung bunso namin ngayon. So, ayan. I hope naka-help to sa inyo yung video na to. Sa mga nagtatanong and sa mga bagong fur parents dyan. Sobrang helpful po ito. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.